Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kailangan natin makahanap ng mga ebidensya pa. Pero kung sinasabi ni Agnes na may nahanap ang kaibigan niya, then baka nga meron, Governor. At isa pa, pinaimbestigahan ko si Mica Gutierrez. Posibleng may mga ibang dahilan na makakasira kay Henry. Bakit pinag-aaksayan niya ng panahon ng kapatid ko? Baka may nag-utos sa kanya. May sinabi ang tatay niyo tungkol sa video na nakuha sa gas station. Agnes, kuha niyo ba kung nandun nga si Henry? Hindi na daw kumahanap. Kung sa gayon, di... Wala na tayong problemahin pa. Ah, Governor! Congratulations, Governor Villamayor! Ba't ka nandito? Bakit? Hindi ba ako naninis ng ama ko? Guluhin mo na naman ang buhay namin. Ang dapat silang mamulok sa kulungan. Anong kaso ipapasang mo sa akin? Yung dahil sa direct kita nung araw. Ang ulit-ulit kita ang pinagsaman sa akin. Tama na! Yung ba kaso? Yun ang kaso? Sabi ng totoo. Narinig mo bang sinabi ni Niña kanina? Hindi mo na mapapalitan ng mga sinabi niya. Nahihayaan na lang ba natin to? Minaisip ako. Kung hindi magsasalita si Niña, si Randy ang pagsasabihin natin ng totoo. Leaving now, Lola. Randy, I have raised you all these years. Hindi ako nagkakamali pagdating sa'yo. Trust me, you're doing the right thing. But Lola, I can still fix this. Kuya, kuya! Kuya, si Randy ba yun? Oo, bakit? Randy! Randy! Agnes, bakit? Kailangan kita makausap. What do you want? Kailangan kita makausap, si Niña. Ano ba talaga nangyari sa kanya? Look, I'm sorry. Di na dapat ako bumaba. I have to go. I have no time. Sandali lang. Sabihin mo totoo. Kailangan ko nang umulis. I have a plane to catch. Alis ka? Yes, I'm leaving for the States. Pupunta ka ng Amerika? Randy, hindi mo yan pwede gawin ngayon. Halika ka rito. Tatakasan mo kami. Bakit may tinatakasan ka ba? Kausapin mo muna kami. Sandali lang. That's none of your business. Manong, si Milet ba nakita nyo? Parang pumunta po dito kanina. Opo, madam. Inis na inis nga po siya. Halos magwala na dito sa opisina. Alam mo na ba kung ano susunod nilang plano? Wala pa po, ma'am. Nag-iisip pa yata. Kaya kanina pa aligagayan eh. Good job, Milet. Hayaan mo siya maghirap dyan. You've done well, Milet. Sisiguraduhin ko that you'll be rewarded accordingly. Just make sure na hindi niya malalaman ito. Naku, hindi po, ma'am. Ititikom ko po ang mga labi ko simula ngayon, Madam Concordia. Hello, Milet. Ma'am. Kanina pa kita hinahanap, ah. I have to go. Randy, sabihin mo ang totoo. Si Niña, ano ba talaga nangyari sa kanya? Alam kong marami kang alam tungkol kay Niña dahil kayo ang palaging makasama nung nakatira pa siya dito sa bahay na ito, hindi ba? I don't know what to say. Randy, sabihin mo ang totoo. Nung araw na yon, magkasama kayo ni Niña na naghahanap sa akin, di ba? Sinabi sa akin ni Henry, nilabas niya si Niña sa kulungan. Anong ginawa niyo? Bakit kayo nandun? Agnes, hindi na mahalaga yun. Randy, ikaw lang makakaayos ng lahat ng to. That's what you want me to do? Ayusin ko lahat? And then what? Yung buhay ko naman masisira? Look, Agnes, I'm leaving because I want a new life. Inosente kayo si Sir Henry? Naniwala ka ba sa sinabi ni Ma'am Catherine sa balita? Siguro, narinig mo naman si Agnes yun, kapatid ni Niña. Hindi naniniwala, baka nga walang nangyari. Sa bagay, ibig sabihin maabsolto si Sir Henry. Thank you.
Concordia Villamayor. Hindi pwedeng mabuswelto si Henry dahil lang sa pagkampi sa kanya ni Agnes de los Santos o kung ano pa mang gimmick ni Catherine. You have to help me get my grandson out of this predicament. Hindi na pwede masangkot ang pamilya ko sa iskandalo. May papagawa ako sa iyo. Kilala ko na ang kilos ng peke mong asawa, Bernard. Ginusto niya maging gobernador. At nakita ko kung paano niya gawin lahat para makuha niya ito. Pero kung nung nakita ko na mas pinili niyang unahin ang kapatid niya, then I expect that she's capable of doing anything para lang mailabas niya si Henry. She can even put our family name at stake, and I can't let that happen. Okay. Let her first suffer through one failure after another. Gawin niya lahat ng paraan na magagawa niya para mailabas niya si Henry. At gagawin ko rin lahat ng paraan para hindi matuloy ito at hindi mapunta ang atensyon sa pamangkin mo. After that, there's nothing more for me to do than to dispose of that woman. After all, wala naman siyang pinagkaiba sa basura eh. Napakadali niyang itapon. Hello, attorney. This is about Catherine. Huwag ka na mag-abisong tumistigo laban kay Henry. Dahil hindi na kailangan. Sige na. Hello, compadre. I know it's been a while. Compadre, hindi ba ikaw ang may-ari ng gasoline station sa Mabini? Meron lang sana akong maliit na pabor na hingin sa'yo. You may call yourself tough, Catherine, but I'm still wiser than you are. Ma'am, tumawag po yung guard. Kausap daw po ni Sir Randy, sina Agnes at Aling Luisa sa labas. Sir Randy? Kanina pa dapat umalis yun ah. Mahuli siya sa biyahe. May utos po kayo, ma'am? Meron. May papa-photocopy ako sa'yo. Nasa table ko na. Yes, ma'am. Prove to me that you can still be trusted. I just want to say something to you, Iha. Just to motivate you a little bit. Pag pumalpa ka pa uli, at hindi mo na ipanalo ang debate na ito, kalimutan mo na na naging bahagi ka ng pamilyang ito. Anong gusto mong gawin ko? Ilantad sa publiko that my grandson is a cold-blooded rapist? Nagsaglap na sa kahihiyan ng pamilya ko. Ayoko nang dagdagan pa ito. At ikaw, puro kasinwalingan ang ginawa mo. Sa tingin mo, Catherine, sino ang paniniwalaan ng tao? Oh, here's your ticket. Gusto kong maiuwi ang kapatid ko, lalo pa ngayon.
Kailangan kong lakas na sa pagkakataong ito, Mama. Pero anong ginagawa mo? Sinisira mong pag-asa kung makasama uli siya. At kung patuloy niya pa itong gagawin, Mama, pasensyahan na lang tayo. Sisirain din kita, makikita niyo. Alam mo ba kung anong tinatalikuran mo? Tinatalikuran mo yung hustisya! Hindi ko alam anong sinasabi mo, Agnes. Ikaw ang dapat na nakakulong doon, hindi si Henry! Paano ka napapatahimik ng katotohanan, ha? May isang taong inosente na nagbabayad ng kasalanan mo! Agnes, wala akong kasalanan! Hindi ba yun ang totoo? Pinagsamantalahan mo yung kapatid ko! Maria ka! Pinagkatiwalaan kita! Bakit mo nagawa sa amin ito? Sandali lang po! I did not rape Niña. At anong tawag mo doon? Ikaw ba ang nag-utos sa kanya na magsinungaling? Tinakot mo ba siya para manahimik at magturo ng ibang tao sa kasalanan ginawa mo? Mahal ko po ang anak niyo. Yes, something happened between us, pero I did it because I love her. Pagkakamaling ito. Randy! Lola, kinakamusta mo siya pag... I said leave! Lola! I said leave! I'm sorry. Randy, hindi ka pwedeng umalis! I'm sorry. Randy! I'm sorry! Umalis na kayo. Paano ang kapatid ko? Paano si Henry? I really don't care. Umalis na kayo! Wala ba kayong awa? Umalis na kayo bago ko pa kayo ipakaladkad. Mrs. Villamayor! Mrs. Villamayor! Relax lang, partner. Sabi ko naman siya, wala ka nang dapat alalahanin eh. Ayos na ito. Bigyan mo ko ng salinggo. Ha? Mababayaran kita. May interest pa. Malaking interest. Malaki. Congratulations ulit, Madam Concordia. Congratulations. I'll thank you when it happens. Governor Catherine Villamayor, you must be proud sa mami mo. Of course. Lagi ko naman ipinagmamalaki si mama. Pero sa ngayon, ano bang dapat kong ika-proud sa kanya? Siya ang pararangalan namin sa susunod na araw ng gawad anubing ngayong taon. Really? Para sa kanyang kahangahang katangian bilang isang icon ng mga kababaihan ng San Bartolomé. Oh yes, indeed. She is an icon. Kahit hindi siya gaanong naging visible sa kawang gawa, she has a lot of years to back that up. And deep in her heart, she is always working behind our backs. Hindi po ba, Mama? Nay, sa reaction po ni Randy, para sinabi niya na sa atin na siya ang ama ng pinagbuntis ni Niña. Eh di tama nga na hindi dapat na si Henry ang itinuro niya. Nay, kung meron man dapat magbayad ng kasalanan, hindi si Henry yun. Si Randy Villamayor yun. Anak, nagsinungaling ang kapatid mo. Hindi pa huli ang lahat, Nay. Kung lalabas at lalabas ang katotohanan, ito ang totoo. Ibang tao ang inakusahan ng kapatid mo. Kailangan natin umuwi, Nay. Hanggat hindi pa nakakatapak sa korte si Niña, pwede pa natin siya makumbinse. Sabihin sa atin lahat ng totoo. Maayos pa natin ito, Nay. Tara. Sana, anak. Ngayon pa lang, Mama, I'm congratulating you. Gawad Anubing Woman Icon of the Year. Wow, you deserve it. Panahon na siguro para
makilala ang aking mga naging efforts para sa mga kababaihan ng lalawigan. Mahusay ka talaga, Mama. I wish I could be like you. Dapat lang. Kasi hindi nila basta-bastang binibigay ang parangal kapag madungis ang pangalan mo. May isa ka pang award, Mama. Natatanging kasambahay ng taon. Excuse me? Hindi ba para sa mga katulong yon? I know, Mama. Pero sa galing nyo naman na maglinis ng dumi ng iba, I mean, ang pangalan ninyo. Maybe you could inspire them, Mama. I don't expect anyone to follow my footsteps but you, Catherine. Believe me, Mama. Hindi mo lang alam, sinusundan kita. Pero bakit kailangang hindi ko alam? Kasi ho, nahihiya na ako sa inyo. Dahil lahat na lang ginagawa ko, palpak. Eh, yung kapatid ko nga, hindi ko mailigtas. Hindi po ba? Problema mo na yon, Catherine. I know, Mama. Someday, soon, parang trophy. Ipapasa ko lahat-lahat ang hirap ko sa taong karapat-dapat magdusa. Good night po, Mama. Again, congratulations. Ready ka na bang magdrama? Siguradong magtatanong at magtatanong ang mga tao dun sa'yo. Lalo na yung abogado ni Henry. Maraming manunood sa'yo. Hindi ka na ba natatakot? Clarice, hindi ko alam yung ginagawa ko. Hindi ko alam. Sabi mo nga sa akin yung diretso, attorney. May pag-asa pa bang patunayan na inosente ako? Sa totoo lang, Henry, mahina ang depensa natin. Umaasa tayo na makakahanap na tayo ng gas station. Pero wala tayo nun. All we have are witnesses na magpapatunay sa good moral character mo. Pero hindi ba kailangan natin dito is material evidence? Yun ang pinaka-importanting bagay. Sad to say, wala tayo nun. Hindi lang naman ito ang huling hearing, di ba? Hindi. Pwede pa natin pahabain ang kaso para makahanap tayo ng mga ebidensya. Para hindi rin ako masintensyahan agad, di ba, attorney? About that, kung pagbabasihan natin ang record ni Judge Enrile, bihasa siya sa mga ganyang kaso, lalo na sa mga rape cases. Wala pa siyang ipinapanalong suspect. So, ano pa bang pwede natin gawin dito? I'm sorry, Henry. Pero, inihahanda lang kita sa pwedeng mangyari. Hanapin mo na tal. Saan ba kayo nagpunta? Kanina pa namin kayo hinihintay, ah. Si Niña. Nasa kwarto niya. Chris, punta mo na. Jose. Ano naman ba to? Kailangan natin makausap si Niña. Ano nga to? Saan ba kayo galing? Ha? Nag-aksaya na naman kayo ng panahon sa pagpunta doon sa Henry na yon? Hindi mo naman naiintindihan eh. Luisa, bukas na ang hearing ng anak mo? Hindi mo ba alam kung gano'n to kahalaga sa kanya? Na inya pinakailangan na suporta natin? Anong ginagawa nyo ni Agnes? Ha? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan dahil hindi mo naman alam kung anong ginagawa namin. Nanggaling kami kay Randy Villamayor. Nagtapat siya sa amin. Siya ang nakapuntis kay Niña. Yun ang totoo. Niña! Wala sa taas si Niña. Nasaan? Hindi rin yung sinasagot yung telepono niya eh. Ano? Hanapin natin. Ano yung nagawa sa atin? O sa sin niya lang ang makakasagot ng lahat ng ito.
Mr. De Los Santos, saan nakuha ang anak ninyo? Ano ang reaction niyo sa mga nagsasabing gawa-gawa lang to ng pamilya niyo dahil hindi niyo matanggap ang pagkatalon? Hindi namin kailangan sumagot dyan. Nasaan ang si Niña? Hindi pa namin kasama. Baka pwede pa po natin tumaayos na tayo-tayo lang. Papanindigan ko ang sinabi ko sa inyo. Wala ho akong ginawa sa anak ninyo. Mahigit isang oras na lang ay magsisimula na ang pre-trial o mediation ng kontrobersyal na kasong rape laban kay Henry Aragon. Kinakabahan po ako, Mama. I know this is just the first hearing, pero kabado pa rin ako na pwede pa rin matalo si Henry sa kasong ito. You know my stand on this. Kailangan ko iligtas ang apo ko. I understand po, Mama. Siguro nga po hindi ko na mapipigilan si Niña. Isa po itong pagkakamali. Gabayan niyo po si Niña. Palakasin niyo po ang loob ni Henry. At sana po magtapos ang gulong to ng payapa.